No images? Asan yung file ko? No! What happened to my files? Ay nako, sino kaya naisipan magsabotahe? O hindi lang ako nag-record lang talaga kagabi. Mahal-mahal ko pa naman bili ko dito. 512GB na Lexar. Baka dumi lang yan. Subukan natin sana. Tinangan natin kung talaga nawala. Oh my gosh, talagang nawala. Folder is empty. Talagang, ay, pinaghirapan ko kagabi. Wala na. Anong pwede nating gawin? Tayo kaya natin mag-search ngayon. May naalala ko dati. Ano yun? Recover it? To siguro yun. Recover it. Recover lost data in 2 minutes. Sounds legit? Try kaya natin to. Recoverit Data Recovery Software. Free naman siya. So, na-download na natin. Install kaya natin. Sana maligtas pa yung files ko, no? Isipin mo, pinaghirapan mo, tapos ganun lang, mawawala ng isang bula. Grabe. Ayun, natapos na yung install. Tinangan natin, ito yung external drive ko, no? So, let's click start. Tingnan natin kung may makita siya, no? Kung di-detect na siya. So yun, may mga nakita siyang files. 19 files found, 23, 29, 39, then 41. Ano yan? Mabasahin niyang buong hard disk until matapos siya. So ayun, natapos siya. Got it. So tingnan natin. Nakatago dito sa private, sa M4 root sa akin, no? Sa Sony camera ko. Huy! Ayun! Ito mga files ang hinahanap ko. Try ko nga i-recover to. Recover. Save natin sa Drive C. Recover. Uy! Successful! Uy! Nabuhay! Na, try nga natin. Wait this. Ayun! Ay, salamat. Na-recover din. Grabe. Kinabahan ako sobra na na. So, ayan guys. Nakita na natin paano mag-recover gamit ng Wondershare Recover It. Grabe. Kinabahan ako, kala ko nawala ng mga files dito sa SD card ko, no? Buti na lang, na-recover pa niya ng just in time para sa editing ko. Grabe. Nagpapasalamat ako dito sa Wondershare Recoverit. Grabe. Sobrang sulit. Kaya kung gusto niyo mag-recover ng files above 100MB, mag-subscribe na lang kayo guys. Sobrang sulit. Lalo na kung in times of emergency at ang malaki ang file ninyo. I'm sure worth it yan. Kasi na-tested. Na-tested ko na. Nandalagang gumagana siya. At na-recover niya ang mga files ko. So, yun, guys. Ako ka pala si Richmond ng Gadget Sidekick. Kita-kita ulit tayo sa aking susunod na tutorial. Paalam!